nagagaw pansin ang mga pedestrian lanes sa Pasig. Iba't iba ang disenyo para raw mainganyo ang mga tao na doon tumawid at nang sa gayon ay makaiwas sa aksidente. Effective naman kaya? Nakatutok si Michael Fahad. Isa ka ba sa mga pasaway na nakikipagpatintero sa mga sasakyan sa pagtawid? Baka masama ka sa datos ng MMDA na 200 kataong namamatay taon-taon dahil sa hindi pagtawid sa tamang tawiran. Pero sa Pasig City, malaking ibinaba ng mga ganitong insidente. Bakit kamo? Eh di ka ba maingganyo na tumawid sa mga pedestrian lane na tulad nito? Nakakaibang disenyo at talaga namang agaw pansin. Sa harap ng ilang eskwelahan, merong hugi snake o ahas. Mahabang leeg ng isang giraffe. O malalastic man na alien. Sa C5 Road naman, walang trend dito pero rilis ang disenyo ng pedestrian lane. At ang paborito ng marami, pati na ng mga nagdisenyo nito, ang masarap kainin at masarap umanong tawiran na bituka o isaw. Konsepto ito ng isang grupo ng kabataan na nagtatrabaho sa isang advertising agency. Ibinigay ng libre ang ideya para umano makatulong sa publiko. Pintura lang ang sagot ng siyudad. Ang mga kabataan na rin mismo ang nagpipintura. Aksidente raw kasi noong nabundol ng humaharurot ng motorsiklo ang isa nilang kasamahan habang tumatawid. Wow! When there are opportunities like this na makakatulong ka talaga mismo sa kapwa mo, baliwala na yung ano eh, baliwala na yung kikita ka ba o ano. It's not about that eh. You know, the world now is looking for ideas that makes people generous to share. Effective umano ang isang taong test project na ito na nagsimula pa noong June 2011. Yung pagkabagong disenyo, kakaiba sa mukha ng tao, mas sinusunod. Yung mga lumaw siguro pagkakataon, panahon na rin na yung mga dating hindi sinusunod ng mga tao, tingnan natin kung ano yung pwede natin i-apply para makita nila na ito yung bagong muka, bagong sistema ng o bagong disenyo na maaari natin sundin sa makabagong panahon. Wala namang nakikitang problema dito si MMDA Chairman Francis Tolentino. May room naman for innovation, but just the same, pareho lang yung objective eh. Mabawasan yung mga na-aksidente. Wala ko nakikitang violation. Yung objective, in fact, is the same. Lofty to prevent pedestrian hits. Pero muli nilang paalala sa publiko at motorista, sundin ang mga nakapaskil na paalala sa kalsada. Sana mag-iingat sila sa mga sasakyan. At saka kung sumaari, huwag na lang silang dumaan dito kasi para to sa sasakyan. At saka yung mga driver, dapat ilagay nila yung pasahero nila sa tamang babaan para hindi naman magpinalti ang mga taong bumababa. Asahan na raw na magsusulputan pa ang ibang disenyo dahil binigyan na raw ng go signal ng Pasig City Local Government ang creative pedestrian lanes na ito. Masarap yung feeling. It's a different high when you can do communication that is not necessarily paid, but it's, you know, it's for public service and the community. Sabi nga nila, ang taong matuwid sa tamang daang tumatawid, pero huwag din daw malibang sa pagtawid. Tumingin pa rin dapat sa kalibat kanan para disgrasya ay maiwasan. Michael Padilla, Tutok 24 Oras.